ng Panginoon, napakabuti ni Jesus sa atin, no? Lalo na nung natapos nating live nung Sunday, talaga, miss na miss ko na kayo, gusto ko na kayong mahawakan, nakititi. Kasi may ano tayo, Merlin. Miss na miss ko na kayo, kaya naman, ngayon, para hindi natin ma-miss ang Lord talaga, mag-o-opening prayer tayo. No? And then pagkatapos ng opening prayer, dire-diretso na natin sa kantahan. Kaya naman, stretch na yung mga kamay nyo at meron tayong maririnig na magandang kantang papuri para kay Jesus. Okay? And... Hello! Tayo ay magpe-pray kay Jesus na yung araw na to. Okay, so paano nga ba ulit tayo mag-pray? Paay di maglilikot, kamay ititiklot, uloy itutungo, matay ipipikit at tahimik na mananalangin. Panginoon, magandang araw po sa inyo. Patawad Lord sa mga nagagawa po namin kasalanan Lord sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, maraming salamat po at muli kami po ay matututo ngayong araw na ito. Lord, tinataas ko po ang mga batang nanonood. Doon po yung matuto po sila sa lahat, Lord, ng mga mapapanood nila. At hindi po na ito makakalimutan hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Lord, kayo rin po ang patuloy na mag-ingat sa amin po at pati po sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, may bago kaming lakas, bagong pag-asa, at bagong himala. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Yay! Ngayon, napabalikan natin yung mga pinag-aralan natin na
mga kwento. Now, una muna natin kwento, naalala nyo ba yung kaya si Noe? Palang yun na. At sumunod ay si Moses at si Eliseo. Ano naman kaya ang sunod natin kwento? Ayan, mainit na mainit na kwento na dadalhin mula kay Teacher Erica. Magandang araw sa inyo. Ang Bible story natin para sa araw na ito ay tungkol sa isang lalaki na maliit na umakyat sa puno upang matanaw ang isa sa napaka-importanteng tao. Tara, alamin natin kung anong nangyari sa kanya. Ang kwento ni Zaccheo. Si Zaccheo ay isang maliit na lalaki. Nakatira siya sa lungsod ng Jericho. Napakayaman niya, pero iniiwasan siya ng kanyang mga kapitbahay. Ayaw ng kanyang mga kapitbahay si Zaccheo dahil isa siyang maniningil ng buwis. Dinadaya niya ang kanyang mga kababayan. Pinagbabayad niya ang kanyang mga kababayan ng mas mataas kaysa sa buwis na dapat nilang bayaran. Ang sobrang bayad ay ibinubulsa ni Zaccheo. Sakim si Zaccheo. Yumaman siya ng yumaman at gusto niya ng maraming pera. Isang araw, nagpunta si Jesus sa lungsod ng Jericho. Gustong makita ng maraming tao si Jesus. Sinundan nila siya habang naglalakad ito sa lungsod. Gusto ring makita ni Zaccheo si Jesus. Pero dahil siya ay maliit, hindi niya matanaw si Jesus sa dami ng mga taong nakapaligid dito. Kaya nagpasya siyang umakyat sa isang puno ng sikomoro. Ayan, nakikita na niya ngayon si Jesus. Dadaan si Jesus sa ilalim ng punong inuupuan niya. Biglang huminto si Jesus at tumingala. Tumingin siya kay Zaccheo at sinabing, "Zaccheo, magmadali kang bumaba dyan. Pupunta ako sa bahay mo ngayon." Ano sa palagay niyo ang naramdaman ni Zaccheo? Nagmamadaling bumaba ng puno si Zaccheo. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang tahanan ng may lubos na kagalakan. Pinansin siya ni Jesus. Hindi siya iniwasan ni Jesus. Pinili ni Jesus na bumisita sa kanyang bahay. Napakasaya ni Zaccheo. Ngunit ang ibang taong nagsidating para makita si Jesus ay hindi natuwa. Nabigla sila at hindi nila nagustuhan ang nangyari. Bakit pumasok si Jesus sa tahanan ng isang makasalanan? Bakit niya ginustong maging bisita ng isang makasalanan? Wika ng mga ito. Narinig ni Zaccheo ang sinabi nila, ngunit hindi siya nagalit. Nagpasalamat siya dahil mahal siya ni Jesus kahit na siya ay isang makasalanan. Nagsisisi siya sa mga masasamang bagay na kanyang ginawa. Dahil sumampalataya siya kay Jesus at nagpasya siyang maging tagasunod ni Kristo, ayaw na niyang gawin ang masasamang bagay na ito. Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. Kung dinaya ko ang sinuman, ibabalik ko ng 4 na ulit ang halaga ng perang dinaya ko sa kanila." Tiningnan ni Jesus ang mga taong may ayaw kay Zaccheo. Sinabi niya sa kanila, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahay na ito. Ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang hanapin ang mga makasalanan at iligtas sila. Okay, ayan, ang ganda ng kwento natin ngayon. Oh. Thank you, Teacher Erica. Meron na naman tayong bagong natutunan. At sino yun? Kanino kwento? Kay Zaccheo. Tama kayo. No, dahil dyan, ngayong oras nito tayo ay mag-a-activity. No, may ipapakita kami tugtugan na inyong kakantahin, gagayahin at isesend dito sa ating group. Siyempre, sino kaya ang ating sino kaya kakanta ngayon? Excited na ba kayo? Excited na ako! Dahil
makikita natin yung oras na to si Teacher Blaisy. Ngayong araw na to ay may bago tayong aaraling kanta. At ito ay pinamagatan Zaccheo. Halina't sabay-sabay tayong kumanta. Maraming salamat! Si Zaccheo, my ayan, nakuha niyo ba yung ating kanta ngayon? Yay! Maganda, no? Dahil dyan tayo ay magka-closing prayer na, no? Dami natin natutunan ngayon, kaya naman ay magka-closing prayer na tayo. Tinatawagin natin si Teacher Chelly. Okay, mga bata, tayo ay mananalangin para sa ating napag-aralan. Tayo kumikip. Panginoon, salamat po sa hapon ito. Salamat sa aming mga napag-aralan, Panginoon. Dalangin namin na ito po, Lord, ay patuloy namin maalaala at hindi namin malilimutan. Ikaw na po ang bahala sa amin. At ganun din po sa aming mga guro na nakasama namin na nagturo sa aming Panginoon. Naroon, ingatan niyo po sila. Samahan, patuloy na wisdom and knowledge yung pagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello!